Maligayang pagbabalik sa Filipino Movie Recap. Ikukwento ko sa inyo ang isang Chinese action drama film na pinamagatang Mr. Six. Now sit back and enjoy the movie. Sa simula ng pelikula, ipinakita ang bida na si Louis, isang dating gangster boss na nagretiro na at ngayon ay sinusubukan ng mamuhay ng mapayapa. Kahit na siya'y 50 anyos na, ayaw niyang tinatawag siyang lolo o sa kanyang tunay na pangalan. Gusto niyang tawagin siya sa kanyang palayaw na Mr. Six. Sa kabila ng kanyang nakaraan, iginagalang ng mga tao si Mr. Six at makikita ito sa kung paano nila binabati ang matanda sa tuwing naglalakad siya sa umaga. Habang naglalakad, nakarinig siya ng kaguluhan mula sa direksyon na kanyang dadaanan. Dahil sa pagkamausisa, naglakad siya papunta sa mga tao upang tingnan kung anong nangyayari. Lumalabas na nakikipagtalo ang isang pulis sa isang matandang street vendor na nagngangalang Zhao na dating kasamahan ni Mr. Six. Naging mainit ang kanilang pagtatalo hanggang sa puntong sinampal ng pulis si Zhao sa harap ng lahat. Nang makitang involved ang dati niyang kanang kamay, tinanong ni Mr. Six ang pulis kung ano ang nangyari. Sumagot ang pulis na marahas na tumanggi si Zhao nang kukunin niya na ang kanyang kariton. Ikinatwiran din niyang walang lisensya si Zhao para magnegosyo doon at normal lang na kumpiskahin ang kanyang kariton ayon sa batas. Nang marinig ito, mas lalong nagalit si Zhao at sinira pa ang sasakyan ng pulis. Ngayong alam na ni Mr. Six ang punot dulo ng kaguluhan, hinikayat niya si Zhao na hayaan ang pulis na kunin ang kariton. Binigyan niya din ng pera ang mga pulis bilang kabayaran sa pinsala sa kanyang sasakyan at hiniling ding maging patas ang pulisya. Dahil sinampal ng pulis si Zhao, gusto ni Mr. Six na magpasampal din siya. Sinampal niya ng malakas ang pulis gaya ng natanggap na sampal ni Zhao. Agad na namutla ang mukha ng pulis, ngunit ipinaalam ni Mr. Six na hindi niya sinasadya ang kanyang mga sinabi. Hiniling niya sa pulis na kontrolin ang kanyang galit at huwag gumamit ng dahas sa tuwing siya'y nahaharap sa gulo dahil hindi lahat ng problema ay kayang lutasin ng karahasan. Dahil dito, umalis ang pulis sa lugar habang kinukutsa siya ng mga tao. Kinabukasan, tinulungan ni Mr. Six si Zhao sa paggawa ng kanyang bagong kariton. Habang sila'y nagtatrabaho, napag-usapan nila ang tungkol sa anak ni Mr. Six na si Xiaobo, na hindi niya na nakita sa nakalipas na kalahating taon matapos itong lumayas sa bahay. Pinayuhan ni Zhao si Mr. Six na hanapin si Xiaobo dahil nag-aalala siya na baka maling landas ang piliin ng bata. Ngunit tumanggi dito si Mr. Six na parabang wala na siyang pakialam sa kanyang anak. Nang dumating ang hapon, nakatanggap ng tawag si Mr. Six mula sa pulisya at ipinaalam na ang isa sa kanyang mga kaibigan na nagngangalang Scrapper ay naaresto. Kung gusto niyang makalaya ang kaibigan, kailangang magbayad ng piyansa ni Mr. Six. Nagpasya siyang pumunta sa salon na pagmamay-ari ng kanyang kaibigan na si Zina upang manghiram ng pera sa kanya. Matapos makuha ang pera, pumunta si Mr. Six sa istasyon ng pulisya upang palayain si Scrapper, na dating miyembro ng gang na kanyang pinapatakbo noon. Sa tulong ni Scrapper, nakuha niya ang address ni Xiaobo at lumalabas na nakatira na siya ngayon sa isang apartment. Kahit tila wala na siyang pakialam sa anak, nag-aalala pa rin si Mr. Six para sa kinabukasan ni Xiaobo. Nang sumunod na araw, pumunta si Mr. Six sa address na ibinigay ni Scrapper na may dalang isang kahon ng pagkain. Pagkatapos, naglakad siya palapit sa pintuan at kumatok, umaasang pagbubuksan siya ng kanyang anak. Pagkatapos ng ilang sandali, bumukas ang pintuan ngunit hindi si Xiaobo ang sumalubong kay Mr. Six, kundi ang kanyang kaibigan. Lumalabas na wala sa apartment si Xiaobo dahil nahaharap siya sa isang malaking problema. Ilang araw na ang nakakalipas, umuwi si Xiaobo na bugbog sarado ang mukha at mas malala ang nangyari sa kanya kagabi nang kidnapin siya ng ilang kalalakihan. Ni-record ng kanyang kaibigan ang pangyayari at ipinakita ang video kay Mr. Six. Gayunpaman, ang video ay hindi nagbigay ng anumang impormasyon kung saan hahanapin ni Mr. Six ang kanyang anak. Kaya naman, pinuntahan niya ang ilan sa mga kakilala ni Xiaobo upang makakuha ng ibang impormasyon. Nalaman niya sa mga ito na nililigawan ni Xiaobo ang dating kasintahan ng street racing gang leader. Ang gang leader na si Chris ay nagalit nang malamang inagaw ni Xiaobo ang kanyang kasintahan, kaya binugbog niya ito ng paulit-ulit. Ngunit gumanti ang maiiniting ulo na si Xiaobo, sa pamamagitan ng pag-scratch sa mamahaling sasakyan ng gang leader, kaya nagdesisyon si Chris na dukutin si Xiaobo. Inutusan niya si Xiaobo na ayusin ang kanyang sasakyan sa loob ng 3 araw, at kung hindi niya ito magagawa, kailangan niya itong pagbayaran gamit ang sarili niyang buhay. Mas lalong nag-alala si Mr. Six nang malaman ang nangyari.
Patuloy siyang naghanap ng impormasyon sa ibang tao upang malaman ang kinaroroonan ni Xiaobo ngayon. Sa huli, nagbunga ang kanyang pagsisikap nang mahanap niya ang isang nakasalaming lalaki na miyembro ng gang ni Chris. Nagpakilala si Mr. Six at nagpanggap na delivery guy upang hindi siya paghinalaan. Sa sandaling nakahanap siya ng pagkakataon, hinawakan niya ang kawawang lalaki sa lalamunan at tinanong kung nasaan si Xiaobo. Sa takot na mamatay, wala nang nagawa ang lalaki at sinabi kay Mr. Six ang lahat ng kanyang nalalaman. Pinaalam ng lalaki na malugod niyang sasamahan si Mr. Six kung saan nila ikinulong si Xiaobo. Ngunit habang papunta na sa lugar, biglang nahilo si Mr. Six dahil sobrang bilis ng pagmamaneho ng nakasalaming lalaki. Habang si Mr. Six ay lumalanghap ng sariwang hangin, isang sports car ang biglang huminto sa kanyang harapan. Lumalabas na ang driver nito ay walang iba kundi si Chris. Nagkatitigan sina Mr. Six at Chris na wala man lang sinasabi sa bawat isa. Hindi nagtagal, tuluyan ang pinaatras ni Chris ang kanyang sasakyan at umalis na sa lugar. Nang makakita ng oportunidad para makatakas, sinundan ng nakasalaming lalaki si Chris at iniwang mag-isa ang matanda sa kalsada. Kinaumagahan, habang kumakain ng almusal si Mr. Six kasama ang kanyang mga kaibigan, nakatanggap siya ng payo mula kay Zina at Scrapper. Iminungkahi ni Zina na isumbong ang kidnapping sa mga pulis, ngunit iginiit ni Scrapper na dapat niyang tapusin si Chris at iba pa niyang kasamahan. Subalit hindi tinanggap ni Mr. Six ang dalawang ideya, at sa halip, hiniling niyang maghintay sila at hayaan siyang ayusin ang mga bagay sa sarili niyang pamamaraan. Sineryoso ni Mr. Six ang kanyang mga sinabi dahil pagkatapos nito, mag-isa siyang pumunta sa hideout ni Chris. Nakiusap siya kay Chris na hayaan siyang makita si Xiaobo at hindi inaasahang pinagbigyan siya ng gang leader. Maya-maya, pinalabas ni Chris si Xiaobo upang makita siya ni Mr. Six. Ngunit sa halip na matuwa, nainis si Xiaobo at walang galang sa kanyang ama, kaya nagalit si Mr. Six at sinipa ang kanyang anak. Kahit ganito, gusto pa ring tulungan ni Mr. Six ang nag-iisa niyang anak at inalok si Chris ng 2,000 yuan, umaasang sapat na kabayaran na ito para sa damage sa sasakyan. Ngunit pinagtawanan lang si Mr. Six ng grupo ni Chris at sinampal siya ng isa sa mga miyembro ng gang dahil sa pag-aakalang kinukot siya sila ng matanda. Lumalabas na ang halaga ng perang inalok ni Mr. Six ay hindi sapat para maipaayos ang mga gasgas sa sasakyan. Ayon kay Chris, hindi bababa sa 100,000 yuan ang kailangan nila at malamang ay wala nito ang matanda. Gayunpaman, kalmadong tinanggap ni Mr. Six ang kahihiyan. Sa katunayan, kaya niyang bugbugin ang mga mayayabang na bata kung gugustuhin niya, ngunit mas pinili niya ang mapayapang paraan dahil na-realize niyang kasalanan ito ng kanyang anak. Kaya naman, inutusan niya si Chris na maghintay ng 3 araw para mabayaran niya ang utang ni Xiaobo. Pagkatapos makauwi, tinipon ni Mr. Six ang kanyang malalapit na kaibigan para maghapunan. Dito, ikinwento niya ang malaking problemang kinakaharap nila ni Xiaobo. Totoo ngang nasa malaki silang gusot dahil alam ni Zina na hindi ordinaryong lalaki si Chris. Anak siya ng isang maimpluwensyang opisyal, at dahil sa kapangyarihan ng kanyang ama, kaya niyang takasan ang batas kahit pa nakapatay na siya noon. Ngunit hindi nagpasindak sa mga kwento si Mr. Six, at ang tanging iniisip niya lang sa ngayon ay kung paano makukuha ang perang kailangan niya upang maiuwi si Xiaobo. Kaya naman, binisita ni Mr. Six ang dati niyang mga kasamahan upang manghiram ng pera, ngunit sa kasamaang palad, hindi rin maganda ang kondisyon ng kanilang pamumuhay, kaya naging imposible para sa kanilang matulungan si Mr. Six. Subalit hindi pa rin sumusuko si Mr. Six sa kabila ng ilang mga pagkabigo. Sunod niyang pinuntahan ang bahay ni Matchstick, isang dating miyembro ng kanyang gang na ngayon ay isa ng matagumpay na negosyante. Sa sandaling makarating doon, sinabi ni Matchstick na wala siyang oras dahil kailangan niyang makipagkita sa isang kliyente. Nang marinig ito, sumama ang damdamin ni Mr. Six dahil hindi na pinapahalagahan ni Matchstick ang kanilang pagkakaibigan. Dahil dito, tumanggi siyang kunin ang inaalok na pera ni Matchstick at iginiit na hindi siya pulubi para kaawaan. Pagkatapos nito, bumalik muli si Mr. Six sa paglalakad sa lansangan, umaasang makakahanap siya ng taong magpapahiram sa kanya ng pera. Ngunit habang siya'y naglalakad, biglang sumakit ang kanyang dibdib hanggang sa mawalan siya ng malay at isinugod sa ospital. Na-diagnose ng doktor na merong coronary artery disease si Mr. Six, kaya kailangan niyang magpagamot. Ngunit tumanggi si Mr. Six dahil wala siyang pera para manatili sa ospital, lalo na ngayong kailangan niya ang bawat sentimo para mapalaya ang kanyang anak. Nang marinig na kulang pa rin ang kanyang pera, nagbigay siya ng pera upang mapunan ang kakulangan sa pambayad.
Kinailangan niyang ibenta ang salon para makuha ang pera at handa siyang ibigay ito kay Mr. Six ngunit sa isang kondisyon. Dapat na magpa-opera si Mr. Six pagkatapos niyang malutas ang problema ni Xiaobo. Kinabukasan, pagkatapos maligo ni Zina, nakakita siya ng isang package na naglalaman ng titulo ng lupa ni Mr. Six. Iniwan niya ito bilang kapalit sa perang ibinigay ni Zina at sinadya niyang huwag muna itong sabihin kahapon dahil alam niyang tatanggihan ito ni Zina. Samantala, si Mr. Six kasama si Scrapper ay pumunta sa car shop upang kunin si Xiaobo at para bayaran ang utang ng kanyang anak. Ngunit na sorpresa sila nang madatnang nandoon na si Zhao at inaayos na ang Ferrari ni Chris. Ang akala ni Zhao ay hindi mabubuo ni Mr. Six ang perang hinihingi ni Chris, kaya nagpa siya siyang tumulong sa pamamagitan ng pag-ayos ng sasakyan ni Chris. Ngunit na-realize ni Zhao na hindi niya kayang ayusin ang ganoong kamahal na sasakyan, at sa halip na maayos ang mga gasgas, mas lalo pang nasira ang sasakyan. Dahil dito, galit na galit si Chris nang makita ang kondisyon ng kanyang paboritong sasakyan. Ngayon, ang halaga ng pera upang maayos ang sasakyan ay nangangailangan ng karagdagang 100,000 yuan. Dahil dito, ang kaibigan ni Chris na sumampal kay Mr. Six noong isang araw ay ininsulto ang matanda habang tinuturo ang kanyang mukha. Sa pagkakataong ito, naubos na ang pasensya ni Mr. Six, kaya hinawakan niya ang daliri ng binata at binali ito, habang si Scrapper naman ay hinarap ang ibang miyembro ng gang. Sa sandaling yun, gustong maresolba ni Chris ang alitan sa pamamagitan ng isang laban, ngunit hindi muna sa ngayon. Iminungkahi niya kay Mr. Six na ayusin ang mga bagay sa isang group battle na gaganapin pagkalipas ng isang linggo. Ang mananalo sa laban ay maaaring gawin ang anumang gusto nila sa mga natalo, kabilang ang pagkuha ng lahat na meron sila. Nang marinig ito, tinanggap ni Mr. Six ang hamon, kahit alam niyang hindi na mga bata ang dating miyembro ng kanyang gang. Sa sumunod na eksena, nagpadala si Mr. Six ng liham sa dati niyang mga kasamahan at hinikayat silang tulungan siya sa laban. Ngunit gaya ng inaasahan, walang ni isa sa kanila ang tumanggap sa imbitasyon kaya nag-alala ng husto si Zina. Muli niyang sinubukang kumbinsihin si Mr. Six na isumbong ito sa mga pulis, ngunit muling hindi pinansin ng matanda ang advice dahil determinado siyang labanan ang gang ni Chris kahit pa kailangan niya itong gawin ng mag-isa. Habang nagtatalo ang dalawa, biglang tumunog ang cellphone ni Zina at inutusan siyang lumabas. Lumalabas na ito ay si Xiaobo, na inihatid pa uwi ng girlfriend ni Chris sakay ng kanyang sasakyan. Isinauli din ng dalaga ang perang ibinigay ni Mr. Six noong isang araw, dahil hindi na kailangan ni Chris ang pera, ngayong reresolbahin na nila ang problema sa nalalapit na laban. Nang buksan ni Mr. Six ang package, nakita sa loob ang 100,000 yuan at isang kakaibang sulat na hindi niya maintindihan. Nang hindi ito pinag-iisipan, itinapon niya ito sa basurahan. Ngayong nakabalik na si Xiaobo, hindi niya sinubukang mapabuti ang relasyon niya sa kanyang ama. Patuloy pa rin silang nagtatalo, dahilan para mamagitan na si Zina at kinausap si Xiaobo. Ipinaliwanag ni Xiaobo na galit siya kay Mr. Six dahil hindi siya kailanman minahal at pinagtuunan ng pansin ng kanyang ama, kahit noong bata pa lang siya. Nang marinig ito, itinanggi ni Zina ang mga akusasyon ni Xiaobo sa kanyang ama. Kanyang pinaalam na kilala niya si Mr. Six mula noong 16 years old pa lang siya at alam niya ang kanyang mga nakaraan at kung paano niya naabot ang kung ano siya ngayon. Maraming tao ang natatakot sa kanya, lalo na noong leader pa siya ng gang. Pero sa likod ng lahat ng yun, merong magandang side si Mr. Six kaya minahal siya ng maraming tao. Maraming pagkukulang si Mr. Six kay Xiaobo at alam niyang pinagsisisihan na ito ng kanyang kaibigan. Siguro nga ay totoong hindi na ipakita ni Mr. Six ang pagmamahal niya kay Xiaobo, ngunit alam niyang handang gawin ni Mr. Six ang lahat para sa kanyang anak. Nakiusap si Zina kay Xiaobo na patawarin na ang kanyang ama at bigyan siya ng isa pang pagkakataon. Sa kabutihang palad, handa itong gawin ni Xiaobo at pinuntahan si Mr. Six para makipag-ayos sa kanya. Sinubukan nilang mag-usap ng maayos, at kalaunan ay unti-unting bumuti ang kanilang relasyon. Nagplano din silang magbukas ng isang bar na kanilang pamamahalaan kapag tapos na ang laban nila kay Chris. Sa kasamaang palad, nang magkasundo na sina Mr. Six at Xiaobo, bumalik ang sakit ng matanda, dahilan upang dalhin siya muli sa ospital. Dito, nalaman ni Xiaobo na may sakit ang kanyang ama. Dagdag pa dito, nalaman ng doktor na mas lumalala pa ang kanyang kalagayan kumpara ng dati. Gustuhin niya man o hindi, kailangan niyang sumailalim sa operasyon kung gusto niyang gumaling. Subalit dahil sa katigasan ng ulo ni Mr. Six, tumanggi siyang magpa-opera kahit na handang bayaran ni Matchstick ang lahat ng gastos sa ospital.
Isang gabi, umalis sina Mr. Six at Xiaobo sa ospital at hindi pinansin si Zina na patuloy silang pinapabalik. Nang makauwi sila sa bahay, nakita nina Mr. Six at Xiaobo na sinira ang kanilang bahay. Maging ang paboritong ibon ni Mr. Six ay pinatay ng sinumang pumasok sa kanilang tahanan. Nadurog ang puso ni Mr. Six nang makita ang kalagayan ng kanyang ibon, ngunit wala na siyang magagawa sa ngayon kundi ilibing ang hayop. Hindi pa natapos ang kanilang kamalasan sa araw na yon, dahil sa kanilang pag-uwi, hinarang ang mag-ama ng mga miyembro ng gang ni Chris at inutusan silang ibigay sa kanila ang sulat. Gayunpaman, wala siyang ideya sa kung anong sinasabi nila dahil hindi niya matandaang nakakuha siya ng anumang sulat. Ngunit hindi naniniwala ang mga tauhan ni Chris at paulit-ulit na pinapabalik ang sulat. Kung hindi, hindi sila magdadalawang isip na saktan silang dalawa. Dahil dito, napilitan si Mr. Six na labanan silang lahat at sinabihan si Xiaobo na humingi ng tulong. Ngunit bago pa makatakbo ng malayo si Xiaobo, nakita niyang bumagsak si Mr. Six matapos atakihin ang grupo, dahilan upang bumalik siya at tulungan ang ama. Nang makabalik, hindi na hinayaan ang grupong makatakas si Xiaobo sa pangalawang pagkakataon. Sa sandaling yun, ang isa sa mga gangster ay hinataw ng bakal na tubo ang likod ni Xiaobo, dahilan upang mawalan siya ng malay at magka-trauma. Nang makitang walang malay ang kanyang anak, dito na muling nagising ang kaluluwang gangster ni Mr. Six. Dinala niya si Scrapper at ang kanyang gang sa shop ni Chris para makapaghiganti. Ngunit pagkarating doon, wala nang laman ang lugar. Habang ginagalugad ang lugar, biglang nagring ang telepono. Sinagot ni Mr. Six ang tawag mula sa hindi kilalang tao at inutusan siyang ibalik ang sulat na kanyang hawak. Ipinaliwanag ng lalaki na ang sulat ay nasa package na naglalaman ng perang natanggap niya noong isang araw. Ngayong alam niya na kung ano ang tinutukoy nilang liham, bumalik kaagad si Mr. Six sa kanyang bahay para hanapin ito. Sa kabutihang palad, nahanap niya ang sulat sa basurahan. Matapos niya itong suriin, lumalabas na ang sulat ay account statement ni Chris. Nagbukas ng account ang ama ni Chris sa isang Swiss bank sa pangalan ni Chris at ginamit ito upang itago ang mga perang nakurakot sa gobyerno. Ang mas nakakagulat ay naglalaman ng 7.8 million euro ang account. Sa impormasyong ito, nakipagkita si Mr. Six kay Chris para makipag-negotiate. Sinabi ni Chris na bibigyan niya si Mr. Six ng maraming pera kung ibabalik niya ang sulat. Gayunpaman, gusto pa rin ni Chris na maglaban sila gaya sa napagkasundoan kung saan ang mananalong koponan ay pwedeng gawin ang anumang bagay sa mga natalo at pumayag naman dito si Mr. Six. Nang dumating ang araw ng laban, ipinadala ni Mr. Six ang sulat sa prosecutor's office bago siya umalis patungo sa napagkasundo ang lokasyon. Samantala, nakipagkita si Scrapper sa mga dating kasamahan ni Mr. Six at hiniling na tulungan ang kanilang dating boss sa huling pagkakataon. Inutusan din ni Mr. Six si Scrapper na sabihin sa kanila ang tungkol sa kanyang kalusugan at gusto niyang samahan siya ng mga ito sa kanyang mga huling sandali. Makalipas ang ilang oras, dumating si Mr. Six sa nagyeyelong lawa na magiging lokasyon ng laban. Habang hawak ang kanyang espada, naglakad siya papunta sa gitna ng lawa. Nilapitan niya si Chris at ang kanyang mga tauhan, bago nagpakawala ng isang napakalakas na sigaw para ibalita ang kanyang pagdating. Ngunit pagkatapos, isang himala ang nangyari. Si Scrapper, Zhao, at ang kanyang mga dating kasamahan ay dumating sa eksena upang tulungan si Mr. Six na labanan ang kanyang mga kalaban. Nang makita ito, naantig ang puso ni Mr. Six, subalit inutusan niya silang huwag nang sumali sa laban. Pinaalam niyang lalaban siya ng mag-isa kahit sobrang mahina na ang kanyang katawan. Pagkatapos, nagsimulang tumakbo si Mr. Six patungo sa kalabang gang habang iwinawasiwas ang kanyang espada. Tumakbo siya ng tumakbo hanggang sa pagtaksilan siya ng kanyang sariling katawan. Sa huli, namatay siya dahil sa kanyang karamdaman bago pa niya magamit ang kanyang espada para tapusin ang mga kalaban. Gayunpaman, ang kanyang katapangan ay nagawang ma-motivate ang kanyang dating mga kasamahan. Nang makitang bumagsak ang dati nilang boss, sabay-sabay silang sumugod para palitan si Mr. Six sa laban. Sa kabutihang palad, nagawa nilang talunin ang mga bata at malalakas pang mga gangster. Sa katapusan ng pelikula, nakulong ng ilang araw ang mga tauhan ni Mr. Six, ngunit pinakawalan din sila dahil sa impluwensya ng kanilang grupo. Sa kabilang banda, pinakitang magaling na si Xiaobo at matagumpay na naisakatuparan ang plano nila ng kanyang ama, ang magbukas ng isang bar. Pakipindot naman ang like button kung nagustuhan mo ang pelikula at kung hindi naman, pindutin mo ng dalawang beses ang dislike button para lang makasiguro.